Kaya back to work naman ako ngayon. Kaya pasalamat ko sa Panginoon ulit dahil sa araw-araw na ito ako ngayon, papapupunta na ako sa work. Yan. Dito pa ako. Gagaling ko lang dito sa bahay namin. Pakita ko sa inyo. Ayan, meron kaming private. May sarili kaming playground dito. Ayan. Kaya lang, yung playground dito, sarado din. Kawawa naman yung mga bata eh. Nasa bahay lang nila. Hindi rin sila makalaro. Kasi, hindi rin pwedeng maglaro. Punta sa playground eh. Kaya walang mga tao dito. Ayan. Maliban na lang dun sa banda ron. Kasi, dun sa kabila dun, may mga matatandang nag-e-exercise kahit paano. Yan, dito ang aking place bago ako pumunta sa work. Ngayon, pupuntahan ko yung tatlong party dito na Hong Kong eh. Meron ang work sa may New Territory, doon banda sa may Maonshan. Bukay siya, may Saigong yun. Tapos mamaya sa Hong Kong Island, sa Shaukiwan, doon, puro building. Dito, sa New Territory, karamihan, bundok at saka puno. Yan. Tapos, Samsipo. Yan, yay. Samsipo naman ay Kowloon. Sa Kowloon, Samsipo, marami naman doon mga tao. Mga building, marami din doon. Yan. Ayan, pakita ko sa inyo. Dito kami. Yan. Dito yung housing. Marami yan eh. Housing government lahat yan. Oh. Yan. Tapos, ito. Share ko ngayon sa inyo. Dito sa Hong Kong, daming tinatapon na furniture. Yan, oh. Kita nyo yan. Ayan na naman. Yan. Ito yan sa may likod ng building namin. Araw-araw, Pinipick up yan, tapos nilalagay sa truck. Sayang nga, pag nilagay na sa truck, ano na yan, sira-sira na yan. Sinisira nila yan bago ilagay sa truck. Electric massage. May sofa. May foam. Naku, kung sa Pilipinas lang, kumalapit na ang Pilipinas, pinadala ko na yan. Kaya kasabi ko, naisip ko eh, ano kayang negosyo pwede kong gawin sa mga ganyan? Next time, share ko, ipakita ko ulit sa inyo. Dami-dami tinatapon ng mga furniture dito. Kundi furniture, minsan, washing machine, TV. Yung TV medyo hindi tayo sigurado kung sira o hindi. O kaya, piano. Yung pianong napulot ko dito, gumagana pa. Talagang okay na okay. Yun, sa taas, pinag-aaralan lagi ginagamit ng mga anak ko pa ng piano sila. Tapos, ilan na yung tinapon dito? Apat na piano. Kaya, yan, pwede nga lang ipadala yung mga furniture na yan. Ang gaganda pa, minsan mga leather sofa. Tignan nyo yung sofa na to. Ganda eh. Pa yan. Yan, yung kapal na kutyon. Ito, folding to. Folding ano to eh. Pintuan. Yan, folding pintuan yan. Yan, yung kama. Yan. Kaya, ngayon lang araw na yan. Minsan, susunod na araw, ang dami. Kaya, ayan, dandaanan ko lang yan sa likod ng building namin eh. Kaya, ngayon, pupunta na ako sa work. Pupunta na ako sa bus station. Malapit lang ang bus stop namin dito eh. Kaya, chika-chika ulit tayo mamaya, mga ka-OFW ko, mga kaibigan. Lalong-lalo na kayong mga hindi makalabas. Ako na lang ang papakita sa inyo ng labas ngayon. Yan. Safe pa naman. Kaso nga lang, walang gaanong taong lumalabas. Yan. Yan, construction. Nagko-construction pa rin oh, sa housing. Yan. Dito nakatambak yung mga ano nila. Oh. Yan, ganyan lang. Nako. Dito, ganyan-ganyan lang iwan ng mga gamit. Ewan ko lang, kasi pag sa Pilipinas daw yan eh, sigurado wala na yan kinabukasan. Pero dito, hindi naman. Ayan, dyan ang amin, nasa 10th floor. Ayan, may isa pa rin dito ang exercise place, playground dito. Ayan, kaso sarado din. Oh. Walang gaanong tao. Ito yung umaga, exercise din. Maganda kasi ang exercise. Uy, may ibon, no? Ayan, dito lang, kagandahan sa lugar namin. Pressed air. Maraming puno. Ayan, dyan kami nag-hiking. Yan. Kasi malapit kami dyan. Kaya, pag gusto nyo pumunta mag-hiking dito, malapit kami sa Lion Rock Tunnel. Pag gusto nyo mag-hiking dito, sabihin nyo lang sa akin. Kasi, ayan lang, malapit lang dito ang pag-hiking. Dadaling ko kayo. PM nyo lang ako in advance para makapag-hiking tayo. Lalo na sa panahon ngayon. Kailangan talaga ng exercise as fresh air. Kaya yung mga nandiyan sa dyan sa mga building dyan sa na malayo sa mga bundok, punta lang kayong dito, PM nyo lang si Ate Annie. Ditong lugar na to, dito naman yung mga elderly. Yan. Dito sa baba ng building namin, marami dito mga elderly. Yan. Parang daycare sa mga
senior citizen. Oops! Oh, takbo na ako! Ayan na yung basket ko! Ay, umalis na! Ayun, no? Bale, ang tapos susunod. Dito muna ako. Ayan, no? Ito yung isa naming playground na malaki, eh. Sad to, no? Sad to see. Ayan. Kasi, minsan, puno yan ng mga bata naglalaro. Ayan, oh. Oh, oh. Puno yan. Ngayon, dati, ang nakalagay lang dyan, yung plastic na to. Ito, yan, yung ganyan, oh, danger, yan. Yan. Ngayon, nilagyan na rin ng ganito, ng bakal-bakal na yan, para hindi lang malaruan ng mga bata. So, yung mga bata, nasaan? Wala kang makita ang bata talaga. Kasi nga, hindi pwedeng lumabas. Walang school, oh, tapos, hindi sila pwede maglaro dito, oh, ayan, oh, ayan, oh. So, nasa na mga bata? Ay, nako. Yung mga ibang bata, siyempre, nasa loob ng bahay. O, eh, ang mga magulang, minsan, kailangan pumasok. So, anong mangyayari? Ang mga bata, eh, di naiiwan, naglalaro siguro ng computer or whatever, di natin alam. Pero alam niya naman ngayon, sa trending ngayon ng mga bata. O, oh, ayan ang playground. Wala akong naglalaro. Yan ang building namin. Yan, tatabi niyan yung bundok. Pwede ka mag-hiking. Yan. Kaya, asa na mga bata? Yon, nasa loob ng bahay. Yung iba nagko-computer. Or, I hope, yeah, mayroon naman sila ditong ano eh, online schooling. Kaya, hindi man sila pumasok, so, nag-aaral naman sila sa loob ng bahay. Yun, yun naman ang kagandahan. Siyempre, medyo natututukan ng mga nanay na walang trabaho. Pero yung mga nanay na may trabaho, paano na lang yun? Sino magbabantay ito sa mga anak nila? Yan. Kaya mostly, siyempre, mga katulong or mga mag-anak, mga lolo, lola, ganoon, di ba? Kaya, oh, ganito na lang. Antay ko na ulit yung susunod na bus. Have a nice day. Ito na sa ako. Dito na kami sa bus terminal. Bye-bye!